Sabi nila, aim for the stars, so if you fail, you land on the moon. Sabi ko naman, edi fail din kung sa buwan ka lalanding. Kung stars talaga ang goal mo, dapat stars ang tagumpay mo. Ang pangarapin mo, yung kaya mong abutin para pag lumampas ka, mas masaya ka pa. Kia Pride GTX. Isang kotseng laging kinukutya, hindi siniseryoso at minamaliit dahil mumurahin at may reputasyong bulukin. Naghanap tayo ng tropang may ganito para ma-road test. Ang mga susunod ay ang mga naganap sa araw na yon. Papa Lexter, si Papa Makoy, mga Kia Pride enthusiast, yung dalawang to, sasamahan nila tayo sa Baguio. Actually, akong dadali nila dun eh. Patunayan natin itong Kia Pride nila. Kung aabot. Kasi tol, syempre sa mga forum, sinasabi nila pagbibili ng mga Wigo, Picanto, Ayo. Ayo ba yun? Ayten. Iyon. Iyon. Yun. Basta yun. At tinatanong ng mga ano, yung mga commentators tol. Aabot ba yan? Ganun. So eto, tinatanong nyo kung aabot ba yung Kia Pride na yan, sasagutin natin dito sa video vlog na to. O yun, ano? 1997 Kia Pride GTX. GTX na ba? Tama. O yun, o. Kumbaga sa Kia Pride, puta, ito yung pinakamataas na level, tol. May power window ako mga nakikita na ganyan, eh. Top of the line. Top of the line. Alam mo naman si Papa Lex, bigating to. Fully loaded. So, ito galing sa mga Ford Festiva itong mga armrest. Ah, hindi yan na to. Hindi original. Ang original niya nandito sa may console. Yun yung power window niyan. Sa Philippine variant kasi, nandiyan sa may dashboard yung... Hindi dito sa console box sa baba, yung power window. Pero one time, may experience ako dati, nung gagawin ako, pagkita ko, nabangga na ako. Yung likod na pinto, hindi power window. Hindi. Walang Kia Pride na ano, na power window sa likod. Ang isa pa pala, kung sa ibang auto, ang medyo pinagkakaguluhan yung center console na may handrest para lakas ng kaya. Walang ganun to. Pero ang pinagkakaguluhan dito yung ganyan. Yung lalagyan dyan sa may... Lalagyan dyan sa may kambyuhan. Kasi yung... Hindi stock yan. Yung local version na iba, walang ganyan. Ay, walang ganito. No? Parang bare lang siya. Bare lang talaga. As in, kita mo yung carpet, mo yung ilalim. Parang ito na ata yung mga modelo ata eh. Hindi, mataas na modelo to, sabi mo. Tapos pala ito eh. Yung tapos, akin, yung CD5 ko, pang mahirap yun eh. Walang ganun. Power antenna, stock. Power stock antenna? Oo, stock na yun. Eh kung power steering niya, galing sa ano, pinalagay mo lang din yan. Bago yung rack and pinion. Pero yung ibang components na, like the pump, yung mga brackets from Avella. Karamihan kasi ng upgrade nito ang gagaling sa Kia Avella. Ano pa? Yun lang. May tachometer. Stock ba yung tachometer? Stock yan. Ano pa? Mga sports ka. Pero yung yan, yung mga yan, kaya amber, naka-amber na. Yan. May nakita na yan, amber na yan. Kaming ng aircon ha? Umaga pa eh. Ganun? History muna tayo mga paps. Bago mauso ang Korean dramas, K-pop, mga restaurant ng Samgyupsal, tsaka si Jinri Park, nagkaroon muna ng Kia Pride. Ang kotseng to, 1986 unang lumabas bilang Mazda 121 at na badge engineer na Ford Festiva sa iba't ibang bansa. Yung sa atin, gawang Korea ng Kia at eto na nga. Isa to sa mga pinasok sa ilalim ng People's Car Program noong early 90s para mabigyan ng kotseng abot kaya ang mga mamamayang Pilipino nang magagamit pampasok katuwang sa pagpapaunlad ng ekonomiya at mabigyan ng sense of pride ang umuusbong na middle class. Kasabay nito ang mga kotseng katulad ng Daihatsu Charade,
Fiat Uno at Civic Hatchback. So Pops, ito, everyday mo, daily, ano ba ito, daily driver mo? Oh, daily driver. Anong katangian na ito, babaguhin mo kung may babaguhin ka rito, Tol? Para sa akin, parang masaya pa rin ako sa stock eh. May makina mo nga, tahimik eh. Parang wala ko narinig. Yung susul sila ng susul na upgrade. Upgrade. Yung mga tropa na yan, ang talagang demonyo sa lahat eh, no? Bili ka na lang ng BP, ganyan, ganyan, ganyan. Saltok na lang natin, ganyan. Pati ka nagpalit na ako ng bearing. Kung hindi ko napalit, iuukong ng bearing na rin. Para kayo rin yan. Ayun ba madalas yung problema rin? Ayun, yun ang common problem. Ayun, yun sakit mo na bearing. Tapos mga pangilalim. Ayun, yun ang common problems niya. Normal yan, pangilalim. Tsaka yung aircon niya. Aircon niya, pag halimbawa talagang ano, typical, talagang bakterikang araw na medyo hindi rin galawan, pag hindi mo pinaayos yung pag-stack lang talaga, hindi siya talaga siya, hindi siya, may pawis ka rin. Pero wala, pag maayos yung nakuha ng aircon, tapos hindi ka naman tinipit sa Prio, di ba yung tinatabi niya? Minsan yung 500 na Prio, no, dalaman dal lang kanyakarga, no? Oo, ganun. Kung maayos naman yung pagkagawa, medyo tolerable naman kahit hindi. So sinasabi nila, Papa Lex, itong Kia Pride, kakatakot na lang, tinirik ka na ba nito? Tirik, pinakatirik ko rito, natatanda ko, ubus gasolina. Dahil sa poverty. Dahil sa kailangan ng bahay. Malalaki na ang katawan niya, pwede naman natin itabit, ulak na lang. Eh, yun lang, tapos ang pinakatirik ko lang naman to, wala, yung typical na nag-overheat yung ignition coil, di ba ititirik ka rin pag uminit yun? Pahinga lang ng konti. Ah, yung ignition coil pag uminit? Titirik ka nun. Ah, ganun? Basta pag sobrang init na yun. Sobrang init yun. Ihitubig. Sakit din ng Kia yan eh. Karamihan ng Kia, pag yung ignition coil mo talaga, defective na, sobrang init nun. Ihintay mo lumamig yun. Pag defective na? Oo, pag defective na. Pero yung normal, pero normal hindi lang. Kaya yung iba, nag-upgrade na ng ano, nung hindi oil, yung electric na. Oo, yung electric na ignition coil. Kasi yung may baso, yun yung nag-overheat na ignition coil. Itong Kia mo, Tol, sa muna nadala to, Tol? Ito, dahil madalas ako sa norte. Ayun, sa yung probinsya. Ito, regular sa ano to, sa highway talaga sa to. Sa highway, oo. Sa Manila, uwi. Wala pala tayong dapat ikakaba rito eh. Kayang-kaya. Baga, dito. May EAP ka naman, di ba? Kaya nga sinasama si Papa Makoy, marawano tayo eh. Tatlo tayo magtutulak. Inis nga nito eh. Iniisip mo, siyempre yung bagyo challenge natin, para kabahan yung mga tao. Dapat bubulok-bulok eh. Ang ganda ng pagkakita ko nito. Ayos, parang balik, ba? Balik na tayo. Hindi, sinituloy mo. Ayos yan. Saya naman eh. Enjoy naman tayo eh. Nung una talaga, akala ko puro karag-karag ang mga Kia Pride. Ang hindi alam ng marami, katulad ko, sandamakmak ang maaayos na ganito, hindi lang sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo. Maraming club at individual na panatiko din na wagas kung mag-modify ng Pride nila. Eto nga si Jay Leno, puta, palibasa, maraming pera, winald yung kanya eh. Yung nanawagan kasi ako dun sa Facebook ko, Tol. Sabi ko, sino may Kia Pride? Mahiram, ganyan. Dami! Ang dami! Dami na gano! Dami nag-message, Tol, yung mga club, ganyan. Saka, malaki yata yung community nung nagki-Kia Pride sa Pilipinas. Madami, madami kasi, tsaka, una-una, mura. Parts-wise, sinasabi nila, mas mura sa Toyota. Kung Kia Pride, dati kang Kia Pride owner, tapos nag-upgrade ka sa panibagong kotse. Mararamdaman mo yun. Tulad ko, dati akong Kia Pride owner, nag-upgrade ako ng kotse. Medyo lalagnatin ka sa presyo ng mga bagong kotse. Karamihan kasi nung naka-Kia Pride, Pops, karamihan dyan, mga second hand talaga yung nakuha nila. Kasi yan yung mga first car nila. Yung mga tatay na gusto magbigay ng first car sa mga anak nila, kadalasan Kia Pride yung binibigay pag doon. Diba pag mga mayayaman, gaya na sinabi mo, PG, diba? Siguro sa mga typical na mga typical Pinoy na ano, yan. Kia, CD5, GTX, mga sedan. Ayun pala, dalawang variant yan, pre. Mayroong CD5, yung CD5, yan yung hatch. Oh, ito yung may trunk eh, di ba? Ito, sa mga future na bibili na ito, ano mga mapapayo mo sa kanila? Siyempre, pagka tinignan sa Facebook Marketplace,
oh, medyo mapura-mura siguro kung bata ka. Maintain ko na lang, gano'n. Kaya ko yan. Madali ba maintain? Madali i-maintain dahil mura ang piyesa eh. Tsaka kung... Madali ba ayusin? Madali rin ayusin dahil parang basic lang yung... Kailangan mo lang alamin talaga yung mga makipagkaibigan ka sa mga tao ng surplusan. Para pag may dumating na piyesa, automatic text na agad yan. Mga Kia Club, yung mga members yan. Pabait ba yan o hoarding-hoarding, kanya-kanyang hoarding ng mga pesa yan? Mga club kasi ganun, mga panate ko eh, di ba? May mga kanya-kanya tago eh. Ang maganda kasi sa club, ang maganda sa club ba yan o, aantayan mo lang yung mga adik. Kasi pag pag nag-upgrade na yung adik, patapon na ibebenta yung mga stock parts. Kung ikaw naman, stock yung kotse mo, makakompleto mo yung auto mo. Actually, yun yung halaga. Actually, mamadali ka lang talaga pag gusto mo yung mga yung mga rare pups. Kala ko yung mga nagsasabu eh. Manintay mong ibenta na lang kasi kailangan eh. Ganun eh. So ano rin, may pagka-specialist din yung mga surplusan at yung auto supply. Parang ganun din. Pero yung typical na bibili ka lang ng mga pesa-pesa, like mga siguro mga... Wheel filter, ganun. Wheel filter sa auto supply. Typical na auto supply siya tayo. Common naman yung mga pesa na yun. Common siya. Actually, pagkiyan talaga, pag napabayaan mo talaga, warak talaga. Ah, ganun? Kailangan mo talagang maintenance talaga na konting huwag mo nang palalain kung may narinig ka or may kung naramdaman ka. Huwag mo nang palalain. Huwag mo nang tayin. Kasi, sabi nga nila, mga anak, diba? Parang ano yan, pre? Parang mga empleyado. Pag pinabayaan mo isang, nagwiwelga yung kotse mo eh. Siguro karamihan na lang sa nagso-survive nito. Yun nga, daily driver, kung merong may makita kang maganda, yun yung mga enthusiast na talaga. Sa saya ng kwentuhan namin, di namin na malaya na nakakalayo na kami. At oras na para mag-quick release. Quick release. Yung bang mabilis na bitaw, parang 3-point shooter lang. Puta, ito. Life hack sa mga bumibiyaheng panorte, tol. Bakit? Sarap pumibak dito. Bente lang, hindi, may bidet. Tsaka yung ano, yung kubeta dyan, may salamin na gano'n, may view. Inisip mo, wala na masisilip doon. Pero parang may garden doon sa gilid. Hindi naman parang Japan yan na may bidet. Hindi, wala naman. Masarap lang yung bidet. Maganda yung timpla sa kwet. Tapos makakatulong ko pa sa mga ano. Tinutulungan, solar power o mga... mas nangangailangan nating mga kaibigan, ganyan. Tara, testingin natin. Ano, ayos ba tol? Pwede ba short time dito? Ha? Pwede short time dito. Ayun, may garden, di ba? Oo. Ayan. Ano, sige tol. Sige. Take it away. Okay. Kaya sa comments and suggestions, may mga 20-20. No? Ano, ice ba tol? Tol! Okay, ito, small, medium, large, no? Parang yung pelikula. Kinuha na rin namin ang pagkakataong ito para mag-blow baguettes check. Blow baguettes, ibig sabihin battery, light, oil, water, brakes, air, gas, engine, tools, tsaka self. Pero kung may blow baguettes, sa akin naman, PRIDE. Pray, re-inspect everything, driver condition, and emergency numbers. Ay, nakita na yung sikreto. Yung pala yung sikreto niyan. Okay, safety features. Seatbelt. No? Rumble zone. Rumble zone. Hanggang likod. May four doors tol. No? Four doors, maluwag sa likod. Papa Makoy, pakita nga natin na ano ka dyan. Maluwag ka dyan sa likod. Six-footer. Six-footer. Ilang pounds tol pagkatapos mag-keto diet? 245 from 310, papi. Parang power forward na sa PBA ito. Walang problema sa leg room. Lalo na pag si Lexter ang driver. Lexter. Pag kay Ramon, okay pa din. Pati nga kayo, papi. Yan, Leg room ko. Pag si Lexter driver, maganda ako. Leg room ni Papi Lexter. Walang problema. Headroom, papi, wala rin problema. Maluwag. Sabi nila masikip. So, Baguio, good 4-5. Siyempre, dalawa sa harap, tatlo dito sa likod. May 6-5.
3? 6-1. 6-1 ka lang, 6-1, 245. Kita nyo naman yung shock, walang problema sa shock sa likod. So, yun. Take off na sana kami, hanggang sa... Yan ang mga magagandang pangit tayo dyan. Ano nangyari, papi? Wala aircon. Bakit kaya? Check natin doon. Okay, patayin mo, tapos buksan mo ulit. Parang computer lang yan. Wala. Yung aircon natin, tumigil. Hmm. Pero wala naman problema yan. Naabot naman tayo ng Baguio. Ang mahalaga, hindi tayo titirik. Tama. Hmm. Ano? Fuse nga. Paano mo alam na sumingaw yung fuse? Kasi, Paps, baka iniisip ng mga tao, patitirikin natin tong coaching to ng sadya. Ah, hindi. For hindi. Good content. Hindi tayo ganun, di ba? Papahirapan natin sarili natin. Kaya yung mga video vloggers, tol, ganyan yung mga style, no? May mga challenge, tapos sinasadya magka-problema. For, para sa abuse, di ba? Yung totoong nangyari to. Kaya? Oo, totohanan to. Kita, kita nyo yung pawis ni Lexter, totoo yan. pawis na butil-butil, yung mga ganyan. Totoo, kinakaban ako, ha? Labiro. Bakit kaya? Ayos lang, confused yan. Hugot, kabit lang yan. Aircon lang talaga. Try natin ulit. Baka meron na. Wala eh. Kasi tol, di ba? Ayaw natin magtulak. Ayaw natin ma-hassle, di ba? One click eh. Yun! Yun oh! Oh, yun na oh! Palakpakan! Sa'yo, patay sindi lang. Patay sindi lang, para computer. Palakpakan tayo dyan! Pinagpawisan na malapot si Lexi. Ayun, konting tapik-tapik lang at ayos na uli. Ako na nag-drive para maramdaman ko naman ang performance ng auto. Yung makinang 1300, walang problemang paabutin ng 120. Yung sweet spot nasa 2500 RPM, kung nasaan yung sapat na power at parang komportable yung makina. Walang problema sa 100, ha? Oo, 120. 120? Resensya mo naman eh. Isasabog yung makina, tsaka yung gulong natin, ha? For scientific purposes only, paabuti natin ng 120 to, no? So far, wala naman sumasabog. 110. Ayun, may speed limiter. Speed warninger, no? Papi Lex. Yep. Ang saan ang pinakamabilis mong inabot dito to? Actually, kaya ng sagat pero matagal. Ano ba yung sagat dito? Yan, yung 180. Kaya 180? Sagat, ano, kaya 180 mo na to? Hindi ba, pero at mo siguro yung pinakagrabe is 160. Ramdam ang gaan ng kaha, pero nakakakaba. To at sinasabi ni Papi Lex, nabigyan ko pa. Pero talagang kinakabahan na ako kasabay ng tunog ng warning sound ng auto. Yun! Oh guys, kitang-kita nyo naman ha. Dulo na lang NLEX, umabot tayo, walang problema. Walang katrama-drama. Aircon pa lang. Yung aircon, no? Yung aircon. Pero gumana ulit. Walang multo lang. Isang patok lang ni Papa Lex. Nawala eh. Eh, nagkaroon ulit eh. Mas lumamig pa. Oo. Mas papi, ito yung life hack dyan, no? Doon tayo pipila sa pila ng truck. Bakit? Kasi mahaba yung truck na yun. Kala mo lang mahaba pila. Visual illusion lang na mahaba yung pila, no? Pero, sabihin, maiksi lang yan. Nakapila dyan, iisa lang. Okay. Pero ang hayop na mga... Alam din nila yung... Life hack. Yung life hack natin, alam din nila. Baka life hack na lang ang life hack ng lahat yan. Okay. Meron tayo dala, papi, oh. Mga pantulong sa atin. Meron tayong air compressor. Pinagandaan na. Para kung ma-flat tayo, ipanghangin tayo. Meron tayong tow line. Yun yan, sana dadaling ko kanina. Kasi panghatak to ah. Oo, wow, para kung sakaling... Kasi natatakot tayo, baka di tayo mabot eh. Nakalimutan ko yung jumper cable. Naku, patay tayo. Pero meron ako ng ano, charger. So, para makatawag tayo. So 220 volts. Oo. Pag gusto nyo yung mga ganun. So yun, okay. Itong Kia Pride. Maraming walang kumpiyansa rito kung aabot ba sa Baguio to. Pero andito kami para patunayan na, aabot naman. At parang ganun-ganun na lang, madali lang namin nalampasan ang T-Plex. Sunod ang provincial roads ng Pangasinan hanggang sa mga estatwa ng Avengers na marka ng pagpasok sa La Union. Ito na nga pala yung Avengers.
Third World Edition. Siyempre, kasunod na ang akyatan sa makasaysayan at matarik na Marcos Highway. Challenging man ang paakyat, may secret boost itong Kia Pride namin. Salamat sa naitatagong power at handling ng kotseng ito. Walang ka-challenge-challenge kaming nakamaneuver sa mga twisties ng Marcos Highway at agad nakaramdam ng lamig ng papalapit na summer capital. At ano ba ang bagyo sa mga mahilig mag-road trip? Siyempre, yung malamig ang simoy ng hangin at yung malayong sakto lang sa Manila. Dahil matarik ang mga daan, nagiging sukatan ang pag-akyat dito ng mga motorista kung roadworthy o road worthless ang mga sasakyan nila. At muli nating itatanong, kaya ba ng 25-year-old na Kia Pride umakyat ng Baguio? Aba, oo naman. Papi Lex, Papa Makoy, congratulations sa atin. Congratulations dito sa Kia Pride mo. Napatunayan na natin na kaya nitong umakyat ng Baguio. Pakita natin, baka ayaw nilang maniwala. Pakita mo yung pine tree. Panagpenga, yan. SM. Ayan, yung biyayo. Ayan, Baguio. May Indian, may wolf, yeah. May agila. Ate! Hello! Makabalik kaya? Yun ang susunod na tanong. Ang usapan naman, paakyat lang. Oo, paakyat. Pagdating mo sa Baguio, alam nating lahat ang good vibes na nabibigay ng Pine City. Mapagod ka man sa biyahe, siguradong tanggal naman ang stress pagdating mo. Magandang weather, malapostcard na mga tanawin, masasarap na pagkain, at syempre masasayahin at mababait na mga tao. Hinding-hindi ka talaga magsasawang pumunta rito. Hindi, ano, sibling kadyot lang to. Oo, pero yung sana, kung dalawin jumper cable, sayang, ayun ano yung... Bakit nawala? Nawaraskar ka. Sa sobrang enjoy, yung sasakyan namin, parang ayaw nang umalis. Laptop, pre. Nakukuryente ka ba niyan? Oo. Guys, try mo. Kung gagawin mo yun, screwdriver na ano. Nakakadjut power to. Yan ang pinakaano ko eh. Buti hindi ka nakukuryente. Mahiwaga yung fuse box mo tol. No? Ano naman yan? Starter relay? Oo, fusible link. Naku, buo ba? Buo eh. Ito, hindi na mong family computer. Nadaan naman sa kadyot at naging okay na. Kaya tumungo na kami sa Baguio City Public Market para ibili ng pasalubong na barrelman tsaka ashtray na titi yung tropa naming si Stanley Chi. Hanggang sa namatay uli ang battery ng Kia Pride. Bilang mga goal-oriented na kalalakihan, iniwan muna namin ang aming Pride at nagtungo sa palengke. Hinanap ba natin, Tol? Hanap lang kami ng strawberry para sa ibang suhol tayo. Suhol kay Mrs. Anong barrel man? Barrel man para kay Stanley Chi. Stanley Chi. Stanley Chi, malungkot ngayon eh. Stanley Chi, dalawa na. Either barrel man o kaya ashtray. Alam mo na kung ashtray. Hindi naman nag-yoyosi yun. 50 pesos, Bobby. Bakit yung Jay ka? Ipatita ni Saram na Bunti Kumunchi. Ayun eh, okay. Yun oh. Yun. Ito para pa. Oo. Ay, ate girl. Mamano. 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 300 points. Oh, tamon. Ano ka po? Ah. Dalawang kilo, te. Pahiwalay ng tigisa. Kuya, gusto ko ng kape. Yung kape lingka. Bakit ganon? Ano ba ito, te? Meron ba kayo ng barrel man, ate? Wala. Huwag mo himasin, baka lumaki. Ayun, baka lumaki. Huwag himas. Pagkatapos naming mamili ng pasalubong, binalikan namin ng Kia Pride. Ayaw pa rin umistart, pero madali naman naming nakuha sa tulak. Yun! Ayos ba, tol? Ayos. Legit na legit. Legit na legit. Salamat, sir. Yun, ha? Parang matagumpay na kadyuta na naganap. Ayan, may motor light to. Saan, saan? Daliwa. Sabi nga nila, life without struggle is life. Life. Not worth living, tol. Yes. No?
dapat may konti nga na tayo, no? Pagsubok. Pagsubok na dinadaanan. Ano yung reading natin nung patay? Battery lang, sir. Battery. Okay lang na kumaan. Ay, patay na yan. Patay na yan, sir. Battery lang po yung problema kasi magaganda naman po yung panya. Yung reading na. Yung kumakarga siya, kaso malakas yung nakikita natin kasi sira yung battery. Oo. Oh. O sir, kami siguradong aabot ng Metro Manila yan, ha? Aabot, ha? Kuya, mahirap matulog sa TP-Lex. Mahirap matulog, nag-uulan ngayon sa may amin. Salamat sa aming mga bagong tropang mababait at battery. Nabuhay uli ang aming Kia Pride. Sabi mo kaya, pang matagalan. Para siguradong makabalik kami ng Maynila, pina-check namin ang Kia Pride sa auto electrician. Sir, anong diagnosis mo sa Kia Pride? Okay naman yung karga. Maayos naman. Maayos, maayos. Kami po ba makakaabot sa Maynila? Sigurado yan, boss. Abot yan. Sinabi rin nila sa amin na ang Kia Pride, hindi lang basta kayang umakyat, kung hindi, subok na talaga sa Baguio. Taxi ka dito yan, ilang taon na. Ang taxi dito sa Baguio, ang Kia, proud na proud kami. Ah, yun. Nainot pa eh. Pinatangkan. Ah, ang natangkan, ang sa Tagalog, matigas. Sa Ilocano, natangkan. Nalaig, di Kia Pride. Mayaten! 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 Ang nabaling nabasit, pero natangkan. Ah! Kia Pride, matangkan! Minsan may mga hadlang na talagang hindi maiiwasan. Minamaliit man ng iba, nahihirapan sa akyatan, at naluloba tayo gaya ng sasakyang to. Pero basta positive ang attitude, hindi mo lang malalampasan ang mga problema. Mag-i-enjoy ka pa sa proseso ng pag-solve sa mga to. Bago man o luma sasakyan mo, high-end man o pangmasa, basta paghandaan mo, tibayan ang iyong loob. Lagi mong isipin na maraming handang tumulong sa'yo at mapapasayo ang kalayaang mamasyal hanggang may daan. Minsan nga, maski wala.